Basin. Eh, baka naman gusto talaga tumulong. Hindi! Naghahanap na yun ng bagong diskarte. Kaya nga kailangan mas mag-ingat tayo ngayon eh. Buti na lang at wala nangyari sa kapatid ko dahil kung meron, malalagot siya talaga sa akin. Hindi ko maintindihan eh. Ba't ba ayaw nila akong tigilan? Ba't yung mga mahal ko sa buhay nadadamay na? Hindi ko dapat na ipinagkatiwala sa inyong pintas. Bakit yung pinabayaang bakuhan ng takda? Kaya nga humihingi kami ng paumanhin. At huwag kang mag-alala dahil ibibigay rin namin sa iyo ang aklat ng propesiya. Dapat lang. Ang kasunduan ay kasunduan. Bakit ba kailangan niyon? Dahil kay Amang Suga. Siya ang may kagagawa ng lahat ng ito sa akin. At gayon din sa buhay mo magayon. Siya din ang may kagagawa ng pagpapahirap sa'yo. Kung ikaw lang sana ang hinirang natakda, hindi sana magiging ganito ang buhay mo. Kaya kailangang makuha ko ang aklat. Noon, ako at ang aking asawa at si Amang Suga ang pinakamakapangyarihang pinuno ng kabadwa. At ang kanilang pagkakaibigan ay hindi mabali-bali. Sabi ng iba, aksidente. Pero may duda akong plinano ito na Amang Suga nang dahil sa libro ng propesiyang iyon. Pareho silang nagmamay-ari ng librong iyon. Pero gustong suluhin ni Amang Suga ito dahil may ibang nakasulat doon na umaayon sa amin. Madalas nga nilang pinagtatalunan ito. Yun na ang nangyari. Napatay ng iyong ama ang aking asawa. Hindi siya pinarusahan ni Bathala. Pero nilagay ko sa kamay ko ang paghihiganti sa amin. At nabaliktad ang pangyayari. Ako ngayon ang naging kontrabida. Kaya kami ang isinumpa. Kaya kailangang maibalik sa akin ang aklat na yun. Dahil karapatan ko yun bilang asawa. Alam ko ng istorya niyan. At kung hindi ako nagkakamali, ikaw ang ina ni Tadaklan. Hindi na mahalaga yun. Ang mahalaga sa akin ngayon ay ang aklat na yun. Yun na nga po eh. Baka pwede niyo kaming bigyan ulit ng katulad ng kwintas. Mga bingi ba kayo? Ibigay niyo muna sa akin ang kabayaran hinihingi ko bago ko kayo tulungan ulit. At huwag niyo akong kukulangan dahil iniisip niyo pa lang. Alam mo na. Makahanap na si Kulas ng Lunas. Ay ko! Dapat sa dila mo pinuputol eh. Ito na. Kulas? Ano yun? Nawala yun. Hindi ko alam pinagsasabi ni Mars. Kulas, sabihin mo na. Nadulas na ako eh. Kulas! Ano yun? Hawak ni Pearl siya ng Lunas. Pero may kapalit. Ano? Ako ang kapalit. Kailangan akong pakasalan ng pamangkin ni Dugong. Ang babaeng palakan. Wow! Natouch naman ako. Hindi yung sinapo ng mga gamit ko. Alam ko kasi babalik ka. Kaya inalagaan ko muna to. Alam mo, Venus? Ikaw talaga ang best friend ko. Ikaw din, marami ako natutunan sa'yo. At hindi mo ako pinabayaan. Pangako, hindi na tayo magkakahiwalay ulit. At saka, pangako, na i-develop natin ang todo ang powers mo. Hag! Ano? Okay ka lang, Kulas. Ako ang may kailangan ng Lunas. Hindi mo kailangan gawin to! Ay, baka naman tama si Kulas. Baka mamaya, hanap tayo ng hanap. Halos na ikot na natin yung buong mundo. Tapos, biglang pala yun. Sayang naman yung pagkakataon. Alam mo kayong dalawang pagpupuntugin ko na kayo eh. Hindi. Hindi ka na babalik doon.
Josephine, ako ang kapalit, kaya desisyon ko to. At habang nagdedebate tayo dito, nagsasaya tayo ng oras pagkakataon na mabalik si Aling huling sa dati. Basta hindi. Hindi ka babalik kay Pearly Shell. Makakahanap tayo ng ibang lunas. Hindi, Josephine. Buhay ko to. Nakapag-desisyon na ako. Hindi na ba magbabago ang isip mo? Hayaan mo na. May mga paraan na ako lang may kayang gumawa. Pwede ba kitang puntahan doon? Huwag na muna. Basta pag nakuha ko yung lunas, ibibigay ko sa'yo agad. Tinatanggap ko na ang kondisyon ni Pearly Shell. Magpapakasal ako sa'yo. Kapalit ng lunas. Talaga?